Dito sa Pilipinas, pagdating sa motorcycle, maxi scooter ay nangunguna dyan ang Yamaha NMAX at ang Honda PCX. Hindi naman kasi talaga may pagkakaila mga kaibigan ang ganda ng forma ng mga ito. Bukod pa dyan ay talagang sulit ka sa features at panalong specs na meron ang mga ito. Bagamat medyo may kamahalan ang presyo nito, ay tiwala ka naman din talaga sa tibay at tatag ng makina at lakas ng bawat arangkada at nakaka-relax na upuan na very convenient pa. Iba din kasi talaga ang gawang Honda at Yamaha na nangungunang brand ngayon. Pero after this time mga kaibigan ay mahigpit pa rin talagang nag-aagawan sa pagiging popular at nangungunang motorcycle maxi scooter type ang dalawang ito. Paano ba naman kasi ay parehong tinatangkilik ng mga riders dito sa bansa? Ngunit sa pagkakataong ito ay magkakaroon na rin ata ng linaw ang lahat. Dahil di umano ang Honda PCX ngayong 2023 ay magkakaroon muli ng panibagong update na talagang ikatutuwa at ikapanghihinayang mo na rin para sa mga nakabili na ng modelong ito. Ay talagang manlulumo ka kung totoo man ang balitang ito. Ang pagkaroon daw ng Honda PCX 175cc at yan ang tatalakayin natin ngayon. Pero bago yun syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Talagang napag-iwan na nga pagdating sa pag-update ang Yamaha Motors. Kung sakali mang magkakaroon ngayon ng panibagong Honda PCX ay talagang mahihirapan na rin humabol pa ang Yamaha NMAX 155. Dahil panigurado pag nag-update nga ang Yamaha NMAX kung hindi 160cc ay magiging 165cc lamang ito. Na mas mababa pa rin kumpara sa magiging update ng Honda PCX na 175cc displacement capacity na. Ngunit gaano nga ba talaga kasigurado ito? Isang rumor na naman ang kumakalat sa social media mga kaibigan na magkakaroon na nga ng bagong Honda PCX 175cc na para sa akin mga kaibigan ay possible rin talaga or hindi malabo dahil meron tayong mga palatandaan na maaari na rin mangyari ang balitang ito. Na kung matatandaan na rin natin mga kaibigan noong hindi pa tuluyang inilabas ang Honda ADV 160, samot-sari na rin ang mga naglalabasang mga bali-balita sa social media na magkakaroon na nga ng Honda ADV 160 sa taong 2022. At syempre hindi rin tayo nagpahuli mga kaibigan at ginawan din natin ng video ang tungkol dito kung ano ang mga nakalap at sinaliksik sa internet na kung ano-ano ang mga mababago at magkakaroon sa bagong update ng motorsiklong ito na Honda ADV 160. At hindi nga nagtagal ay inilabas din ng Honda Motorcycle Company ang bagong Honda ADV 160 na lahat nga ng nabanggit nating features at specs maging sa safety ay nagkaroon din talaga ang motorsiklong ito. Dahil din kasi yan sa masusing pagsasaliksik at sa mga update ng Honda Company na lagi nating nakikita at dahil din siyempre sa inyo mga kaibigan. Kaya salamat sa patuloy nyong pagsuporta kaya ginaganahan pa tayong magtuklas ng iba't ibang impormasyon tungkol sa motorsiklo. Hindi nga lang ganun ka-perpekto pero naibabahagi naman natin ng buong buo. Alright, shoutout po sa inyo mga kaibigan. Kaya sa mga lumalabas ngayong bali-balita na magkakaroon ng Honda PCX ay hindi rin malabong magkatotoo. Dahil nga sa magdadalawang taon na rin magmula na mag-update ang Honda PCX sa 160cc, kaya panigurado mga kaibigan ang susunod na update talaga ng motorsiklong ito ay magiging 175cc na nga. At ito rin kasi ang pinagbabasihan ng year gap ng pag-update ng Honda sa mga motorsiklo nila na kada makalipas ang dalawang taon. At isa pang palatandaan dyan mga kaibigan, si Honda kasi ay hindi talaga magpapatalo sa ibang brand na kakumpetensya nito, lalo na kay Yamaha Motors. At lalo pa ngayon na nangunguna na si Honda sa larangan ng pag-update at paglabas ng mga makabagong specs ng motorcycle scooter nito. Sa umuugong din na balita kasi na magkakaroon ng Yamaha NMAX na 160cc, kaya uunahan ng ungusan ng Honda Motorcycle Company ang Yamaha Motors sa pagkakaroon ng makabagong Honda PCX 175cc. Kaya talagang matunog na rin ang pag-update ng
ang motorsiklong ito. Pero ano nga ba ang magiging update pa sa Honda PCX175cc bukod sa displacement capacity? Para sa kabuuang detalye mga kaibigan, hindi lamang buong makina ang babaguhin syempre. Magkakaroon din ng mga panibagong safety features maging sa size ng body figure nito ay babaguhin din ng bahagya. Ang ilan sa disenyo ay hindi siguradong mapapanitili bagkos ay mas gaganda at mas magiging futuristic ang datingan. Kung alin ang mga iyon sa pagkakaroon na nga unang-una mga kaibigan ang kabuang detalye ng makina nito na powered by 174.49 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder, 4-stroke, not sure kung dual overhead camshaft na pero naka 4 bulbs pa rin ang makina nito. With ESP Plus engine technology, with electronically fuel system na PGM-FI o program fuel injected type. At ang kagandahan rin daw dito mga kaibigan, kung sakali man this year din daw agad ilalabas ang motorsiklong ito sa bansang Thailand naman. At para sa maximum output level nito ay hindi patuloyang naitala, pero sisiguraduhin na mas tataas ito mula sa dating 160cc na may kabuang maximum output na 15.8 horsepower sa kada 8,500 RPM ay siguradong tataasan pa. Kasama ng maximum torque nito mula sa 14.6 Nm na makakasama sa pag-upgrade ng kabuang engine specs details nito. Alright. Pero syempre mga kaibigan, since advantage na ang engine nito ay magkakaroon din naman ng disadvantage pagdating sa fuel efficiency. Kasi nga lalaki ang makina nito ay lalaki rin ang konsumo sa gasolina ng motorsiklong ito. Dahil sa bigat na rin ng arangkada ng makina at sa lakas ng airflow o pagsunog ng fuel sa buong engine nito. Na magkakaroon siguro, I think, hindi pa natin sigurado, pero tiyak na magkakaroon ng fuel consumption ito na aabot sa 30 km per liter na lang. At isa pa mga kaibigan, bukod sa buong makina na nabago dito sa 175cc na motorcycle Honda PCX, sa ibang features nito maging sa figure ay magkakaroon din talaga ng pababago na nabanggit na natin kanina. Sa size nito ay medyo lalapad ng kaunti. Ang upuan nito na nakaka-relax talaga ay medyo palalapa rin pa. At sa front face na babaguhin din daw ang disenyo. Sa headlight na medyo sharp na at sa bagong windscreen na mas patataasin pa. Kaya mas magiging cool pa ang itsura sa bagong update nito. Siyempre asahan din natin na naka full LED na ang headlight, taillight, mga turn signal lamps maging ang taillight nito na may ibang disenyo na rin daw. At pagdating sa kanyang instrument cluster o instrument panel gauge nito ay naka full LCD digital meter panel gauge naman na makikita karamihan sa mga notification na inaasahan mo. Madaragdagan ng sistemang Bluetooth connectivity para mas maging lalong convenient pa. Ano naman ang naitutulong nito? Pwede mo kasing i-connect ang cellphone gadget mo dito sa sistema ng motorsiklong ito. Upang nang sa ganun kung may inaasahan kang tawag or text message ay makikita mo kaagad ang notification na lalabas naman sa kanya ang instrument meter panel gauge. Habang ikaw ay nagda-drive, makakakaroon ka ng isang sign na naka-receive ng tawag o bagong text message ang cellphone mo. Lalo na kung may inaasahan kang importanteng message o tawag mula sa iyong cellphone. Alright. Siyempre sa bagong Honda PCX175cc, hindi pa rin naman mawawala dyan ang USB port charging system, idling stop system nito, hazard light, pati ang passing light switch nito. At para sa security feature, syempre hindi pa rin mawawala dyan ang pagiging keyless entry nito na may kasama ng anti-theft alarm with answer back key system na rin. At para mas maging secure pa, siguro I think mas magandang magkaroon na rin ng engine immobilizer system ang motorsiklong ito. So hopefully guys ay magkaroon rin ng sistemang ito sa bagong update na Honda PCX175cc na mas magiging secured pa para sa magtatangkang nakawin o galawin ang motorsiklo, dahil hindi basta-bastang makakarnap o mapapa-start ang makina nito kung meron nang sistemang engine immobilizer system. At isa pa mga kaibigan, bukod kasi sa security features, syempre hindi pa rin talaga mawawala dyan ang safety features nito na maaari pang ang madagdagan pa ng isang safety features. Bukod kasi sa dating safety features na nito na naka-CBS type sa standard variant at ABS type naman sa ating top-end variant
or anti-lock braking system ay otomatikong nakapaloob na rin sa 175cc Honda PCX ang HSTC o Honda Selectable Torque Control o mas kilala natin sa tawag na traction control system. At sa isa pang city features na karagdagan nito ay wala pa namang nababanggit. Pero mga kaibigan, magkakaroon din ng isa pang city features na talagang magagamit din natin sa hinaharap. Alright, sa iba pang detalye nito, sa mga gulong, syempre mas lalaki rin yan o kakapal ng bahagya. Sa ibang size pa nito ay malalaman din natin yan pag lumabas na nga itong Honda PCX 175cc. So hopefully guys, no, ay masunod ang mga balita sa internet na magkaroon na nga nito ngayong taon para magkaalaman na nga. Ang mga detalye na nabanggit natin ngayon ay binasilan po natin sa mga lumalabas na balita o rumor sa internet na nabanggit doon sa buong detalye ng Honda PCX 175cc. Sa totoo lang guys ay wala pang assurance o kasiguraduhan kung yan nga ang magiging update nito sa modelong ito. So sa magiging presyo nito, wala naman sigurong magiging problema kasi mas tataas din naman ng kaunti. Siyempre kapag tumaas ang details or engine specs maging ang update nito ay may kataasan din sa magiging presyo nito. Kaya asahan na rin natin yan mga kaibigan. Alright, so abang-abang na lang po tayo sa mga susunod pang update ni Honda. Hindi rin naman tayo mahuhuli dahil i-update ko rin po kayo sa mga next video pa natin or next balita pa tungkol sa bagong Honda PCX na 175cc. So hanggang dito na lamang po siguro ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang mag-shoutout dahil marami pong nagpapa-shoutout ngayon sa atin. Unang-una na nga sa listahan natin mga kaibigan, si Sir John Mark D. Guzman o John John ng Mutimbo, Bulacan. Shoutout po sa iyo sir at maraming salamat sa pagiging agresibo at palaging updated dito sa ating channel. Maraming salamat po Sir John Mark D. Guzman. Ganon din po kay Sir Edward Guevara. Shoutout po sir kay idol na isa ring motovlogger na si Sir Lapugo Motovlog. Shoutout po sir at maraming salamat po sa inyong pag-notice dito sa aking channel. Naway mas umunlad pa at mas maging kilala pa kayo sa pagbablog tungkol sa motorsiklo. Alright. At kay Sir Gary Upos, shoutout din po sa inyo idol. Maraming salamat din po. At isa ring vlogger mga kaibigan na si Sir Barberong Layaw. Shoutout din po sa inyo kaibigan. At ganun din po sa mga patuloy na tumatangkilik, nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload ko dito sa akin channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Siyempre pag nagustuhan mo ang video nito, pwede mong i-like or i-comment ang iyong opinion sa ibaba ng video nito or sa mga gusto nyo pa pong gawan natin ng review sa motorsiklo na nais nyong malaman ng impormasyon, pwede nyong i-comment yan para magawan natin sa susunod ng update or review sa video nito. Alright, this is Oblis Collection. Thank you!